Nagkakatipon-tipon tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pagpapala ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ikalimang araw ng ating paghahanda sa pagdiriwang ng kapistahan ng kapanganakan ng Panginoon. Ang misa sa umagang ito ay tinatawag din sa Latin na Misa Aurea, Golden Mass. Ang Aurea ay nangangahulugang ginto. Ang unang dahilan ay sapagkat noong Middle Ages, ang Ebanghelyo na ating mapapakinggan, ang pagbabalita ng anghel kay Maria, ay nakasulat sa ginto, sa golden penmanship. At dito ay pinakikita din sa atin ng napakahalaga ng mensahe na dala ng anghel kay Maria, sapagkat itong simula ng kaligtasan ng tao. Sa pagdiriwang natin ng banal na misang ito, ipagpasalamat natin ang pag-oo ni Maria at hilingin natin na nawa ang bawat isa sa atin ay laging magpasalamat sa oong ito. Upang tayo ay maging karapat dapat sa pagdiriwang ng banal na misa, aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan, ang mga pagkakataon na tayo ay humindi sa gusto ng Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan at patnubayan hanggang sa marating natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Excelsis Deo. Oh,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong salitang nananahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng Birheng Kalinis-Linisan noong tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng anghel at siya lukuban ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan. Katulad ng mahal na Birhen, matanggap nawa naming mapagpakumbaba na sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Siol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaías, pakinggan mo sambahayanan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalilaliman. Sino ang marapat umahon sa burol ng poon, sino nga aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo, sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginoon ay narating, siya ay kapilang marinating.
Halina, susi ni David, binubuksan mo ang langit upang kami ay masagip. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-anim na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka! Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Suma sa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angka ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat do sa 10 sumagot. Good morning. Mukhang nakatulog. Una, sino ang nakakumpleto? Nasa 5 umaga na po tayo, 5 madaling araw. Taas nga ang kamay ng nakakalima na. Wow, palakpakan natin yung mga masisipag gumising.
apat na araw na lang, Pasko na. Mga ginigili kong kapatid, matapos na tanggapin ng anghel ang matamis na oo ni Maria, ang sabi dito sa Ebanghelyo, at nilisan siya ng anghel. Umalis si Gabriel sapagkat nakuha na niya ang kanyang minimithing oo ni Maria. Tapos na ang kanyang misyon. Babalik na siya sa Diyos at sasabihin, mission accomplished. Pero para kay Maria, ito'y simula pa lamang ng kanyang misyon. Siyam na buwan matapos na ibalita sa kanya na siya'y magiging ina ng Diyos, dadalin niya sa kanyang sinapupunan ang kataas-taasang anak ng Diyos. Simula pa lamang ito ng kanyang pagiging ina. At sa mga karanasan niya sa pagiging ina ng Diyos na nagkatawang tao, marami siyang matutuklasan. Hayaan ninyo akong magbigay ng dalawa. Ang unang matutuklasan niya, batay sa kanyang mga karanasan, ay ito, na ang kanyang pag-oo sa anghel ay hindi natatapos sa iisang pag-oo. Her yes, her big yes to the angel will be followed and supported with several simple yeses. Ang pag-oo niya'y hindi lamang pangminsanan. Bakit? Sapagkat kinakailangan pa rin niyang araw-araw na umoo sa kalooban ng Diyos. Kinakailangan niyang ibigay ang kanyang oo sa kanyang paglalakbay patungo sa Bethlehem kasama si Jose habang siya'y kagampan. Alam niyo, nakatayo na po ang Belen. Ang ganda ng Belen. Pero alam nyo, meron tayong tendency to romanticize the nativity scene. Magandang mga imahen, magagandang mga damit, magagandang mga dekorasyon ng Belen, mga sariwang bulaklak. Pero hindi yan ganyan nung unang Pasko. Wala nga silang matuluyan. Hirap na hirap si Maria sapagkat siya'y kagampan at wala silang mapuntahan. Hangga sa bandang huli, kinakailangan na lamang bigyan nila ng satisfaction ang kanilang sarili sa isang kulungan ng mga hayop. Mary had to say her yes to that. Ganun din, matapos na siya'y ipanganak at ang isang sanggol ang ibinigay sa kanya, kinakailangan pa rin niyang sumang-ayon sa kalooban ng Diyos na sila'y umalis sa Bethlehem, pumunta sa Ehipto, sapagkat may banta sa buhay ng kanyang sanggol. Kinakailangan pa rin niyang mag-yes. Kinakailangan pa rin niyang mag-yes sa kalooban ng Panginoon nung ang kanyang binatilyong anak ay nawala sa templo. Nagpaiwan sa templo, tatlong araw silang naghahanap. Nababagabag ang kanyang puso sapagkat ang kanyang anak ay hindi niya makita. Nandoon pa rin ang kanyang oo nung si Jesus ay lisan ang kanilang tahanan upang magsimula ng pangangaral bilang manunubos. Mary had to say her yes to that. Hanggang sa Kalbaryo, nung pasanin ni Jesus ang kanyang krus, nung siya ipako sa krus, nung siya mamatay sa krus, nung siya ay kunin ng kanyang ina at ilagay sa kanyang kandungan ng walang buhay, kinakailangan pa rin umoo ni Maria sa kalooban ng Panginoon. Kaya natuklasan ni Maria
na hindi lang pala misang kang oo-oo, kinakailangang paulit-ulit ang pagsang-ayon mo sa kalooban ng Diyos. Our big yes must be accompanied by our small yeses. May mga mag-asawang naririto. Kinasal kayo sa simbahan. Bakang iba pa nga sa inyo, dito ikinasal sa loob ng Manila Cathedral. Natatandaan ninyo nung kayo ikasal? Hindi ba't ang sabi niyo, I do? Yes, I do. Tinatanggap mo ba ang babaeng ito upang maging iyong asawa panghabang buhay? Yes, I do. Tinatanggap mo ba ang lalaking ito na maging asawa mo habang buhay? Yes, I do. Meron pa kang paluha-luhayan, no? Okay. Oh, ang make-up baka mabura, no? Yes, I do. Pero hindi natapos yun sa isang araw ng yes. Araw-araw, mula nang kayong ikasal, kinakailangang umoo pa rin kayo. Kinakailangan pa rin kayong magbigay ng pagsang-ayon sa gusto ng Diyos sa inyo bilang mag-asawa. Kinakailangang umoo ka pa rin at gumising sa umaga upang magtrabaho o kaya ay gumising sa umaga upang ipaghanda ng makakain ang iyong pamilya. Kinakailangan mo pa rin umoo sa relasyong ito kahit na kung minsan ay nahihirapan ka na sapagkat minsan ibinigay mo ang iyong oo sa harap ng altar, sa harap ng Diyos. At yung pag-oong iyon ay kinakailangan ding samahan ng paghindi. Dahil nung umoo ka sa iyong mapapangasawa, when you said yes to your future spouse, sinabi mo rin sa iyong mga ibang manliligaw, no to you. Di ba? Nung umoo ka sa iyong asawa, humindi ka na rin sa buhay binata o buhay dalaga. Ayan ang kumisa na nakakalimutan natin. Ang pag-oo natin ay may kaakibat na paghindi. Umoo ka na sa isang lalaki o umoo ka na sa isang babae, hindi ka na pwedeng umoo pa sa iba. Kaya maraming relasyon ang nasisira. Dahil umoo ka na sa isa, oo ka pa rito, oo ka pa rito. Kaya nagkakahiwalay. By the way, nagkabalikan ba? No? Hindi ko alam eh. Ano bang latest? Yun ang misa na nakakalimutan natin. Namamangka tayo sa dalawang ilog. Hindi. Umoo ka na sa isa, nangangahulugang hindi ka na sa iba. Umoo ka na sa buhay may asawa, kinakailangang humindi ka na sa buhay na parang binata ka pa rin o dalaga ka pa rin. Ganun din sa mga pari, sa mga madre, sa mga nasa buhay relihiyoso. Noong 1985, dito mismo sa altar na ito, dumapa kami at tinanggap namin ang ordinasyon ng pagkapari. We said yes to the invitation. Pero yung pag-oong yon, nangangahulugan din yon ng hindi lamang misang pag-oo. Akala ba ninyo natapos yung oo ng pari nung araw na siya maging pari? Hindi. Simula lang yon. Kinakailangang umoo siya sa maraming bagay. Kinakailangang umoo siya sa gusto ng obispo. Pag sinabi sa iyo ng obispo, Father, aalisin na kita dito sa parokya mo. Lilipat na kita sa ibang parokya. Bibigyan na kita ng ibang assignment. Kahit na masaya ka pa doon sa parokya mo, kahit na ayaw mong umalis, kinakailangang umoo ka sapagkat yun ang gusto ng Diyos. At darating ang panahon, 5 taon mula ngayon, aalis ako dito sa Manila Cathedral
pag sinabi ni Cardinal, Father, tapos na ang termino mo sa katedral. Kahit na masarap dito, kahit aircon dito, no? Kinakailangan umuo ako. Sapagkat kasama yon ng pag-oo ko sa araw ng aking ordinasyon. Ganun din. Kahit nang sarap-sarap matulog eh, kinakailangan gumising ako ng 3:30 para bumangon. Oo, sa pagdiriwang ng banal na misa ng 4:30. Although, mas mahirap yung mga ibang kapatid kong pari. Ako, 5 minuto lang, nasa baba na. Yung iba, maglalakbay pa. Sakay ng kanilang mga motorsiklo sa mga liblib na lugar para magmisa ng simbang gabi at dadatnan mo doon mga 20 tao. Eh pero, bahagi yun ng pag-oo mo eh, bilang pari. Bahagi yun ng pag-oo mo bilang alagad ng Diyos. Kahit mahirap, oo-oo ka rin. Sapagkat misang ibinigay mo ang iyong oo sa Diyos sa harap ng altar. At yung oong yon ay nangangahulugan din ng paghindi ng isang pari sa buhay may asawa, sa buhay ng pagkakaroon ng pamilya. Sa totoo lang po, minsan, pag nakakakita ako ng mga mag-asawa na may bit-bit-bit-bit na sanggol na bagong panganak at ilalapit pa sa akin, Father, paki-bless naman ito. Ako naman, parang tanga, magbe-bless. No? Pero, minsan, may kirot sa puso eh. Pwedeng maging anak ko to eh. Pwedeng maging ako to eh. May pamilya. Eh, pero tinalikuran ko na yon. Tinalikuran na yun ng mga pari, tinalikuran na rin ng mga madre. Yung mga madre ito, magaganda naman, no? Pero, dahil umuo sila sa mahal sa Panginoon, kinakailangan tanggihan nila ang buhay pag-aasawa. Hindi pwedeng umuo ka, pagkatapos umuo ka pa rin dito. Gulo yon. Pero of course, kapag nakita ko na yung batang umiiyak at hindi alam ng nanay ko anong gagawin, nawawala na rin yung inggit ko, no? Pero, nandoon paminsan-minsan yung pagtatanong, ano kaya kung nag-asawa ako? Ano kaya kung ako'y nagkaroon ng pamilya? Pero wala na yon, sapagkat minsan ako'y umuo. So yun ang unang natuklasan ni Maria. Hindi lang pala minsan ang oo, may kasama pang iba na pag-oo at pag-hindi. Ang ikalawang natuklasan ni Maria ito, hindi porke paborito ka ng Diyos, ligtas ka sa paghihirap. Sabi sa Ebanghelyo, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Kinalulugdan ka ng Diyos. Parang sinabi ng anghel kay Maria, paborito ka ng Diyos. Pero anong naranasan ni Maria? Sarap? Hindi. Hirap. Paglalakbay sa kagampanan, pagtakas patungo sa Ehipto, pagiging single mother dahil namatay na si Jose, bago pa man nagsimulang mangaral si Jesus, makita ang kanyang anak na namamatay sa krus? Baka siguro sinabi ni Maria, akala ko ba kinalulugdan ako ng Diyos? Eh bakit ganito? Well, I tell you why. Hindi porke paborito ka ng Diyos, excuse ka sa paghihirap. Ganun din tayo. Huwag niyo sabihin, Lord, nakukumpleto ko ang ang simbang gabi, ha? Nakakalima na ako, no? Sana naman ay pagkaloob mo sa akin ang aking hinihiling. Ito sasabihin ko sa inyo, hindi lahat ng hinihiling niyo ibibigay.
Hindi lahat ng ipinagnunubenan niyo ay pagkakaloob. Hindi lahat ng inyong panalangin ay matutupad. Tanggapin niyo na yan. Hindi porke kayo'y nagsisimba, nagdarasal, nagpapakabait, nagkukomunyon, nagbibigay sa simbahan, no? Eh, exempt kayo. Exempt tayo sa paghihirap. Hindi. Our friendship with the Lord does not excuse us from sufferings. In fact, sabi ng Panginoon, anyone who wants to be my disciple must carry his cross. Kaya naman, tularan natin ang mahal na Birhen na patuloy na nagtitiwala kahit hindi lahat ng nangyayari sa kanya ay ayon sa kanyang kagustuhan. Yan. Diyan nagmumula ang pag-oo ni Maria, ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga, bandang huli, sinabi ni Maria, narito ang alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Those are words of someone who have faith, who has faith in the Lord. At sana yun din ang maging mga salita natin. Narito ako, Panginoon, maganap nawa sa akin ayon sa gusto mo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo na matularan natin ang halimbawa ni Maria nang may mababang loob, puno ng pananampalataya, at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon. Sa bawat kahilingan ng ating itutugunay, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway sumulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng ating pamahalaan naway gumawa ng lahat ng paraan upang maitaguyod ang kapayapaan at pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lalaki at babaeng nagtalaga ng kanilang sarili sa Panginoon, naway maging mga tunay na saksi sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kanilang pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan naway maging tapat sa kanilang pananampalataya, bukas palad sa kanilang pagmamahal, at matatag sa kanilang hangarin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapang tumugon sa tawag ng Diyos, naway makabahagi sa kagalakan ng hapag ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, naging tao ang iyong walang hanggang salita nang italaga ng Birheng Maria ang kanyang buhay sa katuparan ng iyong balak. Matularan nawa namin ang kanyang halimbawa sa paghahanda para sa pagdating ni Jesus na iyong anak na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Thank you.
magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming mapagmahal, ang mga pinagsalo-salo mo sa iyong banal na Ama naming lumikha, itangi mo ang paghahain ito upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinasampalataya ng dapat na asahan sa darating mong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na malamuko, tako puno langit at lupa, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo tulad ng turo ni Jesus. Thank you.
Hinihiling naming kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming napakaraming kasalanan at pagtanggi. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Siluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga pinapagsalo mo sa iyong banal na piging ay papagkamtin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginanap naming pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, dahil po ngayon ay Miyerkules, ay gagawin nating muli ang ating lingguhang Healing Rosary for the World, mamayang alas 9. At ito ay inyong masusundan sa ating Manila Cathedral Facebook page. Ang host po, ang mangunguna sa ating pagdarasal ng Banal na Rosaryo ay ang komunidad ng Quasay Parish of St. John Marie Vianney sa Giginto, Bulacan. So samahan po natin sila sa pagdarasal ng Rosaryo, lalo na ngayon na parang patuloy pa rin ang banta na dala ng COVID-19 sa ating lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo tingin ang pagbabasbas ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos Ama na bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nakatawang taong manunubos, ay puspusinawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, sumayo kayo sa kapayapaan. Salamat sa Diyos.